Hey guys, for today's video, gagawa tayo ng almusal. So, may nabili akong luncheon meat sa online. So, sa labas, mabibili mo siya ng 100 plus. Pero sa Shopee Taiwan, mabibili mo siya ng 63 NT only. So, yan. Nag-crave ako ng luncheon meat. Nakita ko kasi sa YT na ang sarap ng ginawa ng isang vlogger. So, gagayahin ko siya. So, magbubukas muna tayo ng luncheon meat. Pero medyo mahirap itaktak sa tinaktak ko yun. Tapos after that, slicing natin siya na maninipis. Then, ipipito po natin siya. Ayan. So, slicing natin. Tapos na tayo mag-slice ng ating luncheon meat. Korean siya. Kasi medyo pricey ang ispang. So, magpapainit tayo ng ano. Painit natin muna yung kawali. Kasi lalagay natin ang ating mantika. Mainit na yung kawali, so ilagay natin yung mantika. Painitin na naman natin ulit. Kailangan laging mainit. So ayan, medyo umiinit na. So, medyo maraming nilagay kong mantika kasi mag-prito tayo ng itlog tapos dyan na rin tayo magsasangag ng kanin. Yes, this morning magsasangag tayo ng kanin. Pero Taiwan version siya, hindi Pinas version. Bali, ituturo ko kung paano yung ano, Taiwan version kasi hindi naman siya mahilig sa maraming mga aning-aning. So, yan, i-prito na natin ang luncheon meat. Pero, medyo napalakas yung apoy, napalakas o naparami yung init. Kaya nagtatalsikan po siya. So, kailangan natin siyang takpan. Kasi talagang baka pati yung hawak, pati yung phone ko is biglang basira. Kasi ang lakas ng talsik. So, tatakpan natin siya. O, see, nakikita niyo yung ano. Nakikita niyo yung talagang talsik na talsik siya. Omen. So yan, antayin natin siya mag-brown, mag-dark brown, tapos ibabalikan natin.
Ayan, nabalikta na natin yung ating lunch meat. So, diba, ang daming mantika. Isa lang yung biprito kong itlog kasi yung dalawang itlog, imimix ko siya sa rice. Isa lang pang ano lang, pang something lang. Ayun, isa lang siya. O, diba, lumalangoy sa oil. Kasi parang oil, masyadong oily yung luncheon meat yung nabili ko. So, ayan, antay natin maluto ang ating itlog. Then, isusunod natin ang ating sinangag. So yan, luto ng ating itlog. Lalagyan natin siya sa lagayan. Yan. So naglagay ako sa plato ng 3 piraso lang. So ayan, ang dami pa rin mantika hanggang ngayon. So ang gagawin natin, lalagyan natin bawang. Tipid tayo kasi napakamahal ng mga bawang-bawang dito. Kaya yan, igigisa natin yung bawang. Then after that, ilalagay natin ang ating kanin. Kaning lamig yan. Kagabi kasi marami kaming natirang kanin. So, nakakasawa na rin lugaw-lugaw everyday. So, isasahan natin siya. Bali, ang Taiwan na version is hindi siya maraming sangkap, unlike sa Pinas na kahit ano. Gisa-gisa lang kasi mga luto-luto dito, igisa mo siya. So, nilagyan ko siyang dalawang itlog. I-mix ko siya sa dalawang itlog kasi kaya hindi sa mga Taiwanese. Yung mga Chekwa. Kailangan nila i-mix-mix lang yan. O, mga mix-mix yan. Ang dalawang itlog tayo. So, yan, i-mix-mix lang natin siya. Buo-buo. Yan na natin. Tapos lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng soy sauce. Ayan. Mix. Walang hot pang mix. Para yung mga hindi na mix dyan. Yung mga puti-puti na kanin. Eh, medyo balance siya. Balance siya. So, ayan. Malapit na ako matapos. Sana magustuhan yung aking niluto. Napaka-easy siya. Oo, pero siyempre pag nasa ibang bansa ka, ilalagay natin ng spring onion siya. Kung nasa ibang bansa ka, hindi ka basta-basta nakakaluto ng umaga itong pagkain. So, medyo pag hindi tinatamad, pwede magluto. Pag tinatamad ka, pagdib ka, okay magluto. Sa sardinas na, okay na yan. Kung minsan prito-prito mo nga ng kanin, okay na siya. Ayan. So, tapos na. Madabilis lang naman yun, di ba? Yung, ano kasi, yung sakanin kasi, luto na. So, sangag-sangag lang yan. Gisa-gisa, is okay na yan. So, yan. Tapos na. Lalagyan natin siya isang bowl. Mangkok. Tapos, ilalagyan natin siya para makanang presentation natin.
Yan. Lalagyan natin siya sa bowl. Ayan. Para kunwari, nasa kanin tayo sa restaurant. Para kung nagsusyal. So, tinaog ko siya, pero magpangit ating pagkataog ko. Dapat pala, unahin ko yung kanin before yung mga luncheon meat na sa mga egg. Yan. Sarap. Ang sarap. Sulit na sulit yung ganitong almusal. As in, ubos siya. Hindi ko na na-video yung kumakain kami kasi nga may mga kasabay ako na employer ko, alaga. Hindi naman pwede naka-video ko kumakain ka. Baka mamay magalit sila. So, kumakain natin. Tago-tago muna. So, thank you for watching, guys. So, pwede naman pa-like, subscribe po sa ating channel. Salamat po sa walang sawang panonood sa akin. So, God bless po.